guys, welcome back to my channel. So for today, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa product na ito, itong brand na to. Ayan. I'm sure marami naman sa inyong nakakalam kung ano ito. Ayan, kitang-kita, ito yung Tresemme na shampoo and conditioner argan oil. Yes, tama, argan oil and keratin. So, ito yung partner. Ganyan sila. Hindi talaga sila pareho ng color. Yung shampoo, red, tapos yung conditioner niya ay white. Pero kung gusto mo siyang bilhin partner para yung argan oil and keratin, ganyan yung itsura niya. Okay? So, ang bili ko dito sa Watson's ay 256 ang isa. Yes. Meron pang mas malaki pero ito muna pinili ko kasi first time. Hindi ko pa alam daan tayo kung anong magiging reaction ko or magugustuhan ko ba. And ayan, nakalagay dyan 330 ml. Yan. Tapos, nandito din sa likod. Pareho yan. Pareho lang. Manufacturing and expiration date. Okay? So, nagamit ko siya ng 1 month. Tama-tama, last October. First week of October ko to ano, may binili ganun sa Watson's dito sa Walter Mart, Tasma. And that time, hindi talaga ito yung aking first choice. Pero yung hinahanap kong shampoo and conditioner, hindi siya available. So, ito na lang binili ko kasi sabi ko, okay lang. Kasi kailangan ko rin talaga naman ang iniisip ko noon ng something na makakatulong sa hair ko kasi nagda-dry na yung part na na-treated, yung na-bleach. Kasi hindi ko pa rin siya mapatanggal. Ayan guys, oh, nakikita nyo. Kasi kung gugupitin ko ito, yung iniisip ko, tatanggalin ko itong part na ito. Ibig sabihin, kailangan ko na naman mag-fix yung haircut. So, iikli. So, kailangan kong pahabain yung hair ko for some personal reason. Hinahabol ko sana na next year, pumaba siya kahit mga mid-length. Saka ako iisipin kung paano tanggalin to. Pero, nagdadalawang isip talaga ako ngayon magpagupit uli ng maikli. Although, may time na natitempt ako. Start tayo sa mga nagustuhan ko. First of all, maganda yung packaging niya. Magaganda naman talaga ang packaging ng Tresemme. Talagang yung mga design, makikita mo, pinaghandaan. Hindi lang basta-basta. And pangalawa, para sa akin, sulit naman yung 256 kasi umabot siya ng isang buwan. So, sulit. In fact, dito nga sa shampoo, may tinapay. Dito, ubos na. Kasi ganun talaga ako, mas mabilis kong maubos yung conditioner. Guys, kayo din ba? Lalo na yung mga girls. Madali sa akin yung conditioner maubos kumpara sa shampoo. Kasi like ngayon, maikli lang naman yung buhok ko. Tapos, fine hair kasi ako. So, hindi ko kailangan damihan ng damihan yung shampoo. Bubula na agad. So, yun. Yun yung mga nagustuhan ko. Pangatlo, okay naman yung bango niya. Mabango naman siya, although hindi naman ganun katapang. And pang-apat, malambot siya sa hair. Totoo, lalo na yung part na itong wala ng kulay. Kasi, ayan na siya, oh. Lumalabas na yung natural kong buhok dito. Malambot talaga siya. And, pang ilan na ba? Pang-apat o pang-lima? Makintab siya. Yung part na to tinitingnan ko. Makintab, oh. Makintab siya. Ito lang talaga hindi makita kasi nga, damage na to. Yung kintab dito. Yun yung mga nagustuhan ko sa product na ito. Now, pag-usapan natin yung mga medyo konting disappointment ko dito sa product na to. Hindi ko masyadong nagustuhan. Una, yung tutsyang ba yun, tawag doon sa mga magugulo at tatayo-tayo ditong mga buhok. Hindi niya natatanggal, hindi siya totally bagsak eh. So, like ngayon, alam nyo kayo hindi nyo nakikita yung tutsyang dito. Nilagyan ko lang ng oil para malinis lang tingnan sa mata. Pangalawa, hindi ko masyadong gusto yung bagsak niya. Although mabigat siya sa buhok, yung ano niya, yung texture niya mabigat lalo. I'm talking about the conditioner. Hindi ko naman nagugustuhan yung bagsak niya kahit tuyo na at kahit i-blower ko. Hindi siya ano, maganda. Parang may tumitikwas-tikwas pa rin nung hindi siya ganun ka-perfect. Hindi kagaya ng ibang nagamit ko. So, medyo nalulungkot ako sa part na yun kasi todo effort pa rin ako paglalabas ng bahay. Hindi siya medyo nakatulong. Wala kasi yung kumbaga hinahanap mong parang Brazilian effect na gusto mo ang linis ng bagsak. Yun yung ibig kong sabihin. Pangatlo, kagaya nung nabanggit ko kanina dahil nga medyo mabigat yung conditioner sa hair ko, pag bumagsak naman siya sa part na to, parang ang flat. Ang flat ng ulo ko, alam mo yung gano'n yung gusto ko syempre bumagsak, alam ko, pero hindi ko gusto yung pagka-flat niya dito. Parang dito, bagsak na flat. Tapos pagdating dito sa part na to, hindi naman siya, ano, bagsak. Tikwas-tikwas siya. Kasi alam nyo, kahit nung nagko-color ako at naka-bleach yung hair ko, may mga brand kasi ako nagamit na ang galing niya, talagang napapabagsak niya yung buhok mo. Yung parang ka nag-Brazilian. Kahit hindi naman. Parang ang galing. Ito hindi niya nagawa. So, nalungkot ako sa part na yun kasi akala ko kaya niya. Meron pa pala. Ito, hindi tumitigil yung hair fall ko dito. Grabe. Akala ko nung una, masasana yung buhok ko. Pero isang buwan na, ganun pa rin. Pagising ko sa umaga,
tinitingnan ko yung bed ko, oh my god, meron pa rin mga natatanggal. So, hindi ko na siguro gagamitin ulit kasi nag-aalala ako eh. Lalo na dito sa conditioner, maganda siya, nakakalambot, pero grabe sumasama yung buho ko. Walang tigil hair fall. So, yun lang. Siguro, kung tatanungin niyo ako kung bibili pa uli ako nito, hindi na ako bibili. Parang hindi siya tugma sa type of hair ko. Pero kung tatanungin niyo naman ako kung i-recommend ko ba to, yes, recommended ko siya. Pero, recommended ko siya sa mga taong yung makakapal ang buhok at malalaki ang hibla ng hair. Lalo na yung mga babae na, di ba alam niyo yung sinasabi ko, may mga buhok na malalaki ang hibla. Bagay to sa kanila. Pero sa fine hair na gaya ko, I don't think so. Hindi siya bagay. Sa mga babae na talagang makakapal at malalago, tapos talagang malalaki ang hibla ng hair, tingin ko patok siya. Ito lalo na yung, ano, yung conditioner niya. Sa akin, hindi. So, hindi na ako uulit. Pero yun nga, sabi ko, recommended ko naman sa kagaya nila. So, fair lang naman, di ba? Nag-ipatos naman ako doon. And no, this is not sponsored. Sinasabi ko lang nung opinion ko. So, yun guys, kung kayo naghahanap ng argan oil or mga ganong klaseng shampoo and conditioner and kayo yung mga tipong mayaman, pinagpala sa buhok, malalago, malaki ang hibla, yung talagang walang problema, kahit magpahaba ng sobra-sobra, pwede to sa inyo. Okay guys, maraming salamat. I'll just see you on my next video. Ingat po tayong lahat. And just mabalos. Bye-bye! Close your eyes.